dyan do ng Catholic. At ang kanilang topic na pag-uusapan ay patutunayan ko na ang sect of Nazarene Judaism ang siyang tunay na pananampalataya. Ayan. So, syempre, ang first speaker natin dito si Cyrus at second speaker naman natin si John Doe ng Catholic. At gagamitin natin yung ating standard rules sa Debaters Convention. Ang rules natin ay ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ako ang magbabantay sa time na iyan. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad. Pwede kayong magsabi ng one phraser na sagot kung bakit di nyo sinasagot or either wala doon sa sagot pero hindi ko papayagan yung 20 seconds na magpaliwanag. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari ka na magtanong ng kahit ano dyan, basta pasok sa pinag-uusapan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning sa akin, which is bihirang-bihira, ay may kaukulang disiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no unpro attitude. Alam nyo na to? Yung mga unnecessary words. Rule number 10 natin, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin at moderator decision is always final. At rule number 12 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Yung ating set ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, 10 minutes yan at 7 minutes na second cross, at 5 minutes negative conclusion, 5 minutes affirmative conclusion. At sumasang-ayon ba ang ating first speaker dito, Bro Cyrus? Bro, mag-unmute ka, bro. Hello, okay, sumasang-ayon po ako. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker, bro Jando? Yes, sumasang-ayon ako. Ayan, yan yung ating confirmation. At bago natin simulan ang ating napakagandang discussion ng ngayong gabi, syempre, gusto ko munang magpakilala sa mga hindi nakakakilala sa ating mga speaker ngayon. Unahin ko na yung ating affirmative. Bro Cyrus, pakilala ka, kapatid. Kapayapaan po ang sumayin nyo. Ano po? Ako po si Brother Cyrus ng Sect of Nazarene Judaism. At ako po ang tatayo ng affirmative. Ako po ay isang minister sa aming iglesia o congregation. Ang tawag po sa aming iglesia ay Iglesia ng Mga Badal dito sa Caloocan. At ako po ang magbibigay po ng affirmative stance sa gabi po na ito. Okay, that is Brother Cyrus Kahayon ng Sect of Nazarene Judaism. At syempre, yung tatayo naman bilang negative o second speaker, Bro Jando, pakilala ka, kapatid. Okay, ako naman si Jando Alabado, isang former SDA debater at ngayon ay nasa Katoliko na. Iyon, at di na natin patatagalin sa mga nasa live para sa ating puto puro punto at sa Debaters Convention. Please share this live streaming dahil napakaganda yung ating pag-uusapan ngayon. Ito nga pala si Brother Rasha Vista ng admin ng Debaters Convention. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang papapahayag, Brother Cyrus Kahayon ng Judaism, bro. Your time start now. Kapayapaan po ang sumayin nyo at magandang gabi sa ating tagapanood. At ako po ay nagagalak at nakapagbinigyan ako ng oras para makapagpahayag sa gabi po na ito. Ang topic ko po ngayon ay patutunayan ko na Judaism or Sect of Nazarene ay ang tunay na pananampalataya. Bago po ang lahat, tayo po ay babasa sa John chapter 4 verse 21 to 23. Ang aking salin na babasahin ay
Restored name King James Version, no? Restored name King James Version. John chapter 4 verse 21 to 23. Yeshua said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Pinapakita lamang po ng talata na ito na ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo. At kung titignan natin, itong Jews dito na sinasabi rito ay referring to Yahudim. No, sabi po rito, Jews, Yehudim, Israeli pronunciation, Yehudim, or Jewish people are in ethno-religious group and nation originating from the Israelite and Hebrew. Historical Israel and Judah, Jewish etiquette and ethnicity, nationhood and religion are strongly interrelated. Interrelated. Ibig sabihin ito ay magkasama. May kaugnayan. No? As Judaism is ethnic religion of the Jewish people, although its observance varies from strict to none. Ipinapakita lang pala dito na ang pananampalataya na meron ang mga Messiah rito, nagkasalitang Messiah, sinabi niya, ye worship, ye do not know. We know what we worship, for salvation is from the Jews. At alam naman natin, ayon sa Jeremiah 31:31 at Hebrews chapter 8 verse 8, na ang covenante, ang new covenant ay sa Israel at Juda. Wala po sa ibang bayan, no? At itong nation na ito ay tinatawag na, ang tinatawag sa mga tao na ito ay Jews. Ang covenant ay sa Israel at Juda. At ang religion ng mga Hudyo ay Judaism o Yahudaismo, no? Yan ang religion ng mga Hudyo sa panahon po nito. Alam nila kung sino ang kanilang sinasamba. Po. Ang Judaism, bigyan ko po kayo ng background. Judaism is an Abrahamic monotheistic and ethnic religion comprising the collective religious, cultural, legal tradition and civilization of Jewish people. Itong Judaism pala ay ang kanilang pinaka main religion sa Israel. At ito nga ay sinasabi Abrahamic. So kailan ito nagtatag? Sino ang founder dito? Ang founder ng Judaism, research na lang po natin. The origin of Jewish faith are explained throughout the Torah. According to the text, Yah first revealed himself to a Hebrew man named Abraham, who became known as the founder of Judaism. Ang founder po ng Judaism is si Abraham. No? At sa bagay po na ito, ang main belief po ng Judaism is monotheism. No? At itong monotheism na ito ay naniniwala sa isang Diyos na tunay. At yan din naman po ang stand ng ating Catholic Church na monotheism. Meron nga lamang itong categories pa. No? At pinapakita rin din po dito na ang Messiah ay merong propesya tungkol sa kanya na kailangan matupad. No? At ako naniniwala ang Messiah po ay under ng Judaism. Take note po, no? Ang Messiah ay nabaptize ng ni John the Baptist. Si John the Baptist po ay unang-una ay isang Levita. At ang Levite po, ito po ay tagapamahala sa templo, no? At kung ikaw ay nabaptize ng isang John the Baptist, ang religion ni John the Baptist ay Judaism. John is a Levite, no? Siya ay anak ni Zechariah, the priest. Luke chapter 1 verse 13. Si John is a Nazarite. John is a Nazarite. John, itong John ito ay John the Baptist na ito ay isang Nazarite na pinagbabawal sa kanya uminom ng anumang puri ng alak. Ang Nazarite po, ito po yung mga nagpapahaba ng buhok at bawal silang kahit ubas, bawal po sa kanila. Luke chapter 1 verse 14 and 15. John is a Jewish prophet. Si John po ay isang Jewish prophet at ibig sabihin po nito na siya ay may malaking kaugnayan sa kanyang pananampalataya ang mga Hudyo. Hindi po umalis ng religion si John the Baptist. Siya po ay nanatili sa kanyang religion at siya ay nirecognize ng mga Jewish people sa prophet. Mark chapter 11 verse 3. But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. Na po. Pinapakita lang dito na si John po bilang nagbaptize kami sa Messiah ay under sila ng religion na Judaism.
Nung bata po ang mensahe, naligaw po siya, ano po. Kasama niya yung kanyang mga magulang. Yun po ay kapistahan. No? 1 week na celebration po yun, Passover and Unleavened Bread. Yun ay feast ng mga Hudyo. Mga magulang niya mismo under ng Judaism. No? At according po, no? At itong pananampalataya na ito ay kailangan ng matupad. No? Matupad po yung propesiya. Okay, basahin po natin yung Matthew chapter 2 verse 23. Sinabi rito, "And he came and dwelt in the city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called Nazarene." No, kailangan palang matupad yung propesiya na tawagin siyang Nazareth. No? "That it might be fulfilled which was spoken by the prophets." Sino itong propeta na ito? Take note, hindi po isang propeta. Ito po ay prophets. Na po. Una po ay si Isaiah chapter 11 verse 1. Sabi rito, "There shall came forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from this root shall bear fruit." Na po. Yung branch po dito ay Netzer. Na po. Yung Netzer po ay Nazarene po ito. No? Ibig sabihin ng branch ay sprout o shoot. Na po. At saan natin mababasa itong sect of Nazarene na ito? Sa Acts chapter 24 verse 5. Na po. Na sinawag po diyan na Acts chapter 24 verse 5. Ito po ay sa panahon po si Pablo ay inuusig, no? At ito ay sinasabi dito. Acts chapter 24 verse 5. "For we have found this man a pestilent fellow and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of Nazarene." Si Pablo pala mismo ay siyang ringleader ng sect of Nazarene. Kung kayo po ay magsasaliksik na first century sect of Nazarene, ito po ay under the Judaism. Ito po yung sekta na kinakaaniban at pinamumunuan pa ni Pablo. No? Galing siya sa sect of Pharisee at ngayon ay nasa sect of Nazarene na siya. No? Pinapakita po sa 24 verse 5. Okay, kanina binigay ko yung propesiya na kailangan pala mayroong matupad itong propesiya sa Matthew chapter 2 verse 23. Jeremiah po, mababasa rin po natin sa Zechariah na mayroong pang dalawang propeta pa na ire-reserve ako muna, no? Na ito pong pananampalataya na ito ay tunay. Mainly po, no? Mainly ang Judaism ay mayroong mga sekta. Mayroong natawag na Pharisee, Sadducee, Essenes, and sect of Nazarene during first century. Pero ang problema lang, hindi naniniwala ang Judaism sa Messiah. We are Judaism but we believe in Messiah. Kumbaga, 90% of the Jews don't believe in the Messiah, but 10% those who believe in Messiah. No? At importante po na malaman po natin ito, yung religion ng Messiah, hindi po siya umalis ng religion. Wala siyang tinatag na religion. Matthew 16:18, ang tinayo niya ay iglesia at hindi po religion. At kung papansin niyo po, during po ng Roman Empire, wala po, may tinatawag po na sila na religious tolerance. Ano yung religious tolerance? Na hindi po pwede magtatag ng religious sa panahon ngayon. No? Yung tolerance na yan ay pinapanatili nila. Last one minute. Sa buong Roman Empire. So, pinapakita po natin na ang Judaism ay one of the oldest monotheistic religion. At ang sect of Nazarene ay nabanggit verbatim, Acts 24 verse 5, na kailangan matupad yung propesiya sa Matthew chapter 2 verse 33. As spoken by the prophets, Isaiah chapter 11 verse 1. Ito po yung propesiya tungkol dyan. At ang Messiah po ay nabaptize under the supervision of under John the Baptist, which is a Judaism, no? At anak ng isang priest na si Zechariah. At marami pa. Ang Messiah mismo nag-isimba sa sinagoga. Ang sinagoga ay mga establishment ng mga Hudyo. Na templo ang pinaka-center ng pananampalataya ng Judaism. Yun lamang po at magandang gabi. Kapayapaan po ang sumay niyo. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative o first speaker, Brother Cyrus Cahayon ng Judaism. At syempre, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ni Brother Jando ng Catholic. Set ko lang yung kanyang time. 7 minutes para sa'yo, bro. Okay, your time start now. Tanong. Okay, ginamit mo ang 1:4:21-23. Yan ba ang iglesia ang kinaaniban mo?
Yes, po. Ito yung aking iglesia na kinakaniban. Ang tinatawag sa aming iglesia ay iglesia ng mga banal. At itong iglesia na ito ay kinakalipunan ng mga banal. Po. At later on, itong mga church iglesia na ito ay dumami at tinawag the sect of Nazarene. Ayon niya sa Acts 24 verse 5. At pinamumunuan ni Pablo sa panahon na yun. So, Pablo, katuparan. Next question. Next question. Nagpatuloy ba to, bro, o naputol? Nagpapatuloy po ang Judaism at ang mga iglesia na ito. Okay. Next question. Nasaan ito noong taong 200, bro? Sagot? Bro Cyrus, nasaan ito noong taong 200? Nakamute siya. Nananatili po ito at meron po akong isang ebidensya na hindi ko po napailalatag ngayon dahil ito po ay mula sa Church Father during 3rd century, na pinapakita lang na itong Church Father na ito na tinatawag na heresy. Meron pong 80 sekta sa panahon po na yun, at isa po rito ang sect of Nazarene. Hindi, ang tanong ko sa iyo bro, nasaan ito noong taong 200? Yes, nananatili po sila sa Israel pa rin po ito. Ito po ay kasama pa rin ang mga Hudyo. Connected ba ito sa Judaism na sinasabi mo na ano na hindi naniniwalang si Jesus ay Messiah? Sagot? Yes, connected po ang Judaism of Second Nazarene, especially during first century. Bakit po connected? Dahil nga po ang Judaism ay itong sekta na ito ay nababasa natin na under na Judaism during first century. At yan po ay mababasa natin sa ibang referensya. Okay, ginamit mo sa Acts 24:5 na si Apostol Pablo ay membro ng sect of Nazarene. Tanong ko sa iyo, nakarating ba 'to ng Antioquia o hindi? Sagot. Ako po ay hindi wala po nakatala na ito ay nakarating na Antioquia, pero ako po ay naniniwala na itong lahat ng churches na ito ay tinatawag na sect of Nazarene. Dahil si Pablo po ang pinakapinuno ng mga iglesia sa panahon po na iyon. Okay, tanggap mo ba sa Apostol Pablo nakarating ng Antioquia? Gawa 11:26? Yes. Apo. Ngayon, kung nakarating sila ng Antioquia, tanggap mo rin ba na merong sect of Nazarene sa Antioquia? Sagot? Yes. By extension, ang ibig po ng Nazarene ay Christian. No? So, ang sect of Nazarene, pag yung Nazarene po, search po natin, ang extension nito ay Christian. So, yung sect of Nazarene pala, ito yung mga naniniwala sa Messiah, later ang tinawag na Christian. Mari mo bang ipakita, bro, ang ebidensya mo na ang sect of Nazarene ay nasa nakarating ng Antioquia? Okay po. Yung reference po natin ay concordance. Na sinasabi rito, basahin po natin sa concordance na po, 24 verse 5 na po sa ating concordance. Nakalagay po yung Nazarene po rito, by extension ay Christian. Next question po. Next question. Next question. Yung sect of Nazarene ba bro, meron silang obispo? Yung sect of Nazarene po ay wala priest. No, pero meron silang obispo yung sa 1 Timothy. Ito po yung and deacon na po. At ito po yung aking pinaniniwalaan. 1 Timothy and Titus. Next question po. Meron ka bang may pakita sa akin bro na list of bishops sa Antioquia ng sect of Nazarene? Wala ako mapapakita sa iyo, pero sa kahulugan nga po ng Nazarene na sinasabi ko nga po, by extension, ang sect of Nazarene o yung Nazarene ay kinatawag na Christian. O sila yung mga unang Kristiyano sa Biblia. Okay. Ngayon, sinasabi mo dito sa Isaiah 11:1, merong sect of Nazarene. Tama ba to? Yes. Saan, kung hindi ba mababasa ba sa Isaiah 11:1 na merong sect of Nazarene? Wala bababasa sa Isaiah 11:1. Bagkos ang sinasabi sa Isaiah 11:1 na merong lilitaw na branch o isang shoot no para sa magmumula sa kahit ni Jesse. At ito yung katuparan ng propesiya na Matthew chapter 2 verse 23 na magkakaroon ng sect o
sanga na ihuhugpong. Ito yung tinatawag na grafted in. Na po. Next question po. Okay. Next na tanong is, sa Lucas 4:16, ito ba'y konektado sa sect of Nazarene na ginamit mo? Luke chapter 4. 16. Ito ba'y konektado sa sect of Nazarene? Ang binasa ko po ay Luke 1:14-15. Okay. Tinatanggap mo ba sinabi mo kanina na si Kristo ay pumapasok sa sinagoga? Yes. Mababasa ba sa Luke 4:16 yan? Hindi. Look, hindi ko po nilatag ang Luke 4:16, Mr. Moderator. Okay. Next question. So, next question. Next question. Dito sinasabi mong ang last sect of Nazarene naniniwala sa Messiah. Totoo ba to? Yes. Napo, gaya ka po na sabi ko, yung Nazarene by extension is Christian. O followers of Christ ang ibig sabihin ng Nazarene by extension. Ngayon, ang sect of Nazarene na naniniwala sa Messiah, Judaism ba ito? Yes. Ayon po yan sa first century, ito ay sekta ng Judaism. Next question po. Eh bakit sinasabi sa Galatians 1:13, iniwan ni Pablo ang Judaism? Mali po kayo ng pagkakasabi, bagkos pag binasa natin, iniwan niya ang dati niyang pamumuhay sa Judaism at hindi po iniwan ang kanyang reliyon, ang kanyang dati pamumuhay. Wag po natin mamaliin yung Biblia. Okay. Next question. Konektado ba kayo sa Judaism na sinasabi mo kanina na nasa Biblia? Yes, dahil konektado kami, dahil aming paniniwala. Time. Main belief. Okay. So dyan natatapos ang first cross ng ating negative kay Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa kanyang 10 minutes din na presentation. Brother Jando, your time start now, bro. Okay, dumikit yung ano ko rito, no, yung aking ano, aking video. So teka muna ha. Time pause muna, moderator. No. Moderator, time pause muna. Okay. So yan, habang teka, nagpipix tayo. Oo, nagpipix muna ako. Okay, habang nagpipix tayo ng ano ni Jando, camera, shout out muna sa lahat ng nasa live dyan. At for sure, napakarami. Ilan na ba dyan sa punto por punto? Mga brother, I think marami na yan dyan. At sa Debaters Convention din, shout out sa inyo. Pwede kayong mag-comment dyan. Ang nasa punto por punto, bro, nasa 265 na. Wow, 265. Ayan, at dadami pa yan. So, shout out sa inyong lahat at tuloy-tuloy tayo. By the way, ang pinag-uusapan pala natin sa gabing ito sa mga bagong pasok ay patutunayan ko na ang sect of Nazarene Judaism ang siyang tunay na pananampalataya. Ang first speaker natin dyan, si Brother Cyrus ng Judaism. Second speaker naman natin, yung magsasalita ngayon, si Brother Jando ng Catholic. At your 10 minutes, bro. Go, bro. Okay, thank you. Thank you sa inyo lahat. No, unang-una, pinakinggan ko yung mga sinabi niya kanina, yung mga talatang ginamit niya is lahat related sa Judaism. Sa Judaism na original na Judaism na hindi Christian religion. Ang Judaism is part of the major non-Christian religion. Pero ito sila is Christian religion. Pero Judaism, no? Nakapagtataka. Pangalawa, ginamit niyan yung si Apostle Pablo is si Apostle Pablo. Siya ay naging member ng sect of Nazarene. Ang sect of Nazarene na kinabibilangan niya, hindi ako naniniwala ito'y tumutugma sa sect of Nazarene na ibinasa niya kanina. Bakit? Kasi kung babasahin natin ang Gawa 20:28, maliwanag po doon, mga kapuntos, na sa iglesia ay merong obispo, 'di ba? Kung titingnan naman natin na sinasabi sa Gawa 20:28, ganito ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. So ang iglesyang totoo, ang iglesyang tunay ay merong obispo.
Ngayon, nakarating ito sa Antioquia. Kung titingnan naman natin yan sa Gawa 11:26, sa unang pagkakataon ng mga Kristiyano ay tinawag sa ang mga mananampalataya sa Antioquia, unang tinawag ng Kristiyano. Pero walang naipakita ang ating kaibigan kanina na ebidensya na meron silang chapter sa Antioquia. In fact, kung i-research ninyo ang list of bishops sa Antioquia, nangunguna si San Pedro, pumapangalawa si Evodios, at pumapangatlo naman si Ignatius of Antioch. Si Ignatius of Antioch siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Alam naman natin hindi Katoliko ang sect of Nazarene kinaaniban ni Brother Cyrus. So malabong malabo na yung binasa niya sa Gawa 4 na sect of Nazarene, eh sila yun. Pangalawang ebidensya ko. Hindi ako naniniwala na ang sect of Nazarene kinaaniban ni kapatid na Cyrus ay ang sect of Nazarene na sinasabi na ay totoo. Bakit? Wala silang connection sa Judaism. Tinanong ko siya, meron ba kayong sinagoga? Ha? Meron ba kayong sinagoga sa Pilipinas? Ang sabi niya, meron sa Caloocan. Meron silang sinagoga sa Caloocan. Pero alam niyo ba mga kapuntos na walang ang sinasabi dito ang the Jewish community of the Philippines, Beth Yaakov Synagogue is located in the heart of Metro Manila. It is the only synagogue in the Philippines. Bukod tanging sinagoga sa Pilipinas ay nasa Metro Manila. Ang Beth Yaakov Synagogue, sabi niya nasa Caloocan. Sa mga taga Manila, ang Caloocan ba is part of Metro Manila? No. Ngayon, ang kanilang so malayo. Ang sa kanila, meron silang tinatawag na pastor. Meron silang tinatawag na welcome to the pastor's meeting. Ang Judaism po, wala akong naaalala na meron silang pastor. Ang naalala ko sa Judaism, meron sila Pariseo, Saduceo, yun ang meron sa kanila. Pero pastor's meeting, wala akong maalalang meron ganito. Pangalawa, paano magiging totoo, nangungopya lang pala. Meron pala silang Merry Christmas. Paano ngayon yan? So hindi pala sila connected sa tunay na relihiyon Judaism. Ang tunay na relihiyong Judaism, gaya na sinabi niya, hindi naniniwala sa kay Jesus na Messiah. Actually, kung babasahin mo yung Juan 9:22, ititiwala sa sinagoga ang magtuturo na si Jesus ang Messiah, ititiwalag. Ngayon, pangalawa, kung sasabihin niya na ang sinapostol Pablo ay sect of Nazarene Judaism, tingnan natin, bakit walang historical record? Ha? Bakit walang existing historical record na nag-i-exist ang samahang yan? Bakit wala? Dapat Judaism, pwede mong research. Kahit sa ang website, may tungkol sa Judaism. Roman Catholic, meron. Seventh-day Adventist, meron. Baptist, born again, Iglesia ni Cristo, meron. Bakit itong samahang ito bukod tangi? Walang historical record. Kumbaga, parang babasa lang ng Biblia, tapos ilalapat yung kanilang sarili doon sa Biblia. Pero kung titingnan natin ang historical record, halimbawa, bigyan natin ng isa pang ebidensya, no? Isa pang ebidensya na hindi sila ang tinutukoy na kaanib sa mga apostol. Ito, tingnan natin ang isang sinasabi sa isang encyclopedia. Ayan. Mahamit siya kanina ng concordance. Ito sinasabi sa encyclopedia. Okay. Sisilip ako dito. Ang tagal. Ito. Yan. Sabi dito sa encyclopedia. Yan. Sabi dito. The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The first Christian were Jews who believed Jesus was the Messiah.
the savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism. Nag-divorce. Nakipag-divorce pala ang Christianity sa Judaism. Pero ang sabi ng ating kapatid kanina, hindi sila umalis sa Judaism. Eh, nakipag-divorce nga eh. Oh, yan. Maliwanag, nakipag-divorce. Ngayon, meron pang ebidensya. Meron pang ebidensya. Sabi naman doon sa volume 16, page 407, the earliest Christians relied on the apostles led by St. Peter as their authority. Meron bang record? Meron bang record na maipakita si kapatid na Cyrus na once upon a time, ang leader nila ay si St. Peter? Wala eh. Wala. Hindi nga nakapagpakita na sa Gawa 11:26 sa Antioquia, meron silang chapter doon. So, malabo, no? Silipin pa natin yung kanyang mga binanggit kanina sa Isaiah 11:1. Sinasabi niya kanina na sa Isaiah 11:1, meron daw doong nakalagay na sect of Nazarene Judaism. So silipin po natin ang sinasabi sa Isaiah 11:1. Ito ang nating mababasa. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Muli katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga, sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Oh. So wala naman sinasabing sect of Judaism, sect of Nazarene Judaism. Meron ba Bible scholar na magpapatotoo na ang Isaiah 11:1 is referring to the sect of Nazarene Judaism? Tiyak ko sa inyo, walang magpapatotoo ang Bible scholar dyan. Bakit? Gawa-gawa lang. Next, ginamit naman niya ang kaligtasan manggagaling sa mga Hudyo. Tama naman yun ang kaligtasan manggagaling sa mga Hudyo dahil si Kristo'y Hudyo. Siya nagbibigay ng kaligtasan. Ang kaligtasan galing sa Hudyo. Dahil si Kristo'y Hudyo. Ang mga apostol unang ay mga Hudyo. Pero nakipaghiwalay sa Judaism. So hindi na sila Judaism. Kaya yung kina sa bibilangan niyang sect of Nazarene Judaism, maliwala man kayo sa hindi, yan ay categorized sa tinatawag ng mga makabago ngayon na sulpot. Bakit? Hindi siya connected sa Judaism. Oh. Tapos, that's pagkakaalam ko, oneness yung ano, oneness yung samahan nila, sect of Nazarene Judaism. Ewan ko kung i-confirm ba ni kapatid na Cyrus na oneness nga sila. Kasi pagkakaalam ko, yun ang ano ko ha, na narinig ko sa mga nakakakilala ng kanilang samahan, oneness daw. Ewan ko, hindi ko alam kasi wala silang historical record. So, yung sect of Nazarene, unang-una, wala silang chapter sa Antioquia. Sa Roma 1:7-8, meron silang chapter sa Roma. Ewan ko, kung meron bang chapter sa Roma itong sect of Nazarene Judaism. Hindi ko alam yun. Oh, try lang natin, baka mamaya may pakita niya mga ebidensya na meron silang Bishop of Antioch kasi nakarating sa Antioquia ang totoong iglesia eh. Tapos nung pagkita siya mamaya ng list of bishops of Antioch, kakasamahan nila. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag bilang negatibo, Brother Jando ng Catholic. Kada syempre, dapat tayo agad sa ating pagtatanong. 7 minutes ito, Brother Cyrus ng Judaism. Set ko lang yung time mo, bro. 7 minutes. Ayan. So 7 minutes, bro. Your time start. Now, tanong. Okay, first question ko po, no? Dito sa John chapter 4, verse 22, no? Sinasabi mo rito na ito ay manggagaling sa mga Hudyo. Yung Jews ba doon na tinutukoy sa John 4:22, si Kristo ba yon? Yes or no? Nasa grupo ng mga Hudyo si Kristo. No. Now, no, not referring to Jesus Christ only. Galing yan sa Judaism. Kaya nga, nakipaghiwalay ang Christianity sa Judaism. Sa kanila nang galing si Kristo, sa kanilang last Kristo, Roman 9:5, at nakipaghiwalay. Yun ang sagot ko. Next question. Next question. Okay. Sabi mo no, pero kanina pahayag mo, si Kristo yung pinagagalingan ng kaligtasan. Okay po. Ang tanong ko po ulit do, si Kristo po ba at yung mga kasama niya, alam nila yung sinasamba nila at sa kanila magagaling kaligtasan?
Yes, alam nila ang kanilang sinasamba, na kung sino ang kanilang sinasamba, na hindi naman alam ng mga Samaritano kung sino. So, yun ang sagot ko. Next question. Okay. Sa religion ba manggagaling yung kaligtasan? O sa sa religion at sa Hudyo. Ang Hudyo merong religion. Galatia 1:13, si Apostol Pablo namumuhay dati sa religion of the Jews. Yun ang Judaism. Mm. Yan, merong religion ang Jews. Next question. Okay. Ang sinabi dyan, ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo. Roman Catholic Church ba yan o Catholic Church ba yan? Yes or no? Hindi siya, bro, kasi hindi naman Judaism ang Roman Catholic Church. Hindi siya Roman Catholic Church kasi hindi Judaism Roma. Si Kristo nagtayo ng Roman Catholic Church at hindi siya galing sa Next question. Okay, sabi mo si Kristo nagtayo ng Roman Catholic Church. Ibigay mo nga yung referensya mo na sa atin na nakasulat na Roman Apostolic Church. Roman Catholic Apostolic Church. Ano sa atin yun? Yun ang sinasabi ko na kanina, yung pinangalan ng Katoliko, binigay yon ng panahon ni Bishop Ignatius of Antioch noong 110 AD. Siya'y nagbigay ng pangalan ng Katoliko, Third Bishop of Antioch. Ano po po ang saling? Mr. Moderator, ang tanong ko po po ang saling. Okay. Objection, Moderator. So, iano ko muna yung objection, bro, ha? So ang objection, sige. Objection ba 'yon, Bro Cyrus? Yes, objection. Okay. So dapat clear tayo, bro, baka ma-misinterpret kita at sumasapaw ka ba. So need mo talagang banggitin yung objection, moderator, ha. Next time. So ang objection mo, bro, ina-analyze ko, hinahanapan mo siya ng Bible, ano ba 'yon? Version, tama? Bro Cyrus? Yes. Anong sali niya okay. Sabi niya na Catholic Church? Okay. Counter objection mo, bro Jando. Ang counter objection ko naman, wala akong ginamit kaninang Bible version na Roman Catholic Church. 'Di ba? Ang rule sa unang tindig is magtatanong lang ayon sa tindig. Yes. Oh, wala akong ginamit na Bible version, okay. So hindi niya ako dapat hanapan ng Bible version. Okay. So ganito, bro Cyrus, hindi daw niya pinahayag yung ganun, bro, na Bible version. So baka sa next, bro, itanong mo yan. Pero for now talaga, bro, tuloy-tuloy tayo, bro. 4 minutes and 25 seconds, bro Cyrus. Pasok mo yan tanong mo, bro. Okay. Saan mo nabasa, wala kang sinabing saling, saan mo nabasa yung Roman Catholic Church tinayo ni Kristo? Ito yung batayan ko. Yung Third Bishop of Antioch, nakabilang doon sa tinasabi mong tunay na iglesia ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Nung nakarating ito sa Pilipinas, 1521, Katoliko pa siya. Katoliko lang pangalan niya. Tapos nung 1870, doon pa ibinigay ang pangalang iglesia, Katoliko, Katoliko Romana. Next question. Hindi ko tinatanong yung sinabi mong pangalan. At tinatanong ko si Kristo. Sinabi mo si Kristo nagtayo ng iglesia ng Roman Catholic. No? Yun ang sagutin mo. Saan sinabi ni Kristo? Sagot? Wala akong sinabi na sinabi ni Kristo. Ang sabi ko, yung iglesia ang itinayo ni Kristo, pinangalanan ng Third Bishop of Antioch na Catholic Church. Yun ang sinabi ko. Next question. Okay, next question. No? Next question. No? Alam mo ba na may sekta ang Judaism during first century BC? First century? Yes, pero hindi yan ang sekta ang kinaaniban mo. Okay, next question. Ano-ano yung mga sekta during first century BC sa Judaism? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection, negative. Ano yan? Wala akong binanggit tungkol sa list of sekta ng Judaism. Hindi ko ginamit yan. Okay, so any counter-objection muna, bro Cyrus, bago ako maghatol? Okay, next question na lang ako. Okay, proceed, bro. 3 minutes, proceed. So alam mo na may sect of Nazarene during first century or wala? Alam mo o hindi? Categorical. Wala. Sagot? Nga. Wala. Ang tanong mo, alam mo o hindi?
Alam ko na ano. Ang tanong ko, kung alam mo o hindi na may sect of Nazarene during first century. Sagot? Ito ang sagot ko. Yung sect of Nazarene binasa mo, yun nga ang Christianity na hindi naman kayo. Mr. Moderator, ang tanong Time's ko up. Po kung alam niya o hindi. Okay, objection so po. Ang objection mo bro, kina-clarify ko no, nag-object ka dahil doon sa categorical, tama? Ano yung categorical? Bro, ang tanong ko kung alam niya o hindi, may sect of alam Nazarene during first century. Hindi. So, any counter-objection doon, bro, Jando, or sasagot ka na doon sa alam o hindi, bro? Salagot na lang ako. Okay, proceed ka, bro. Okay, alam ko na maraming sekta ang Judaism. Alam ko na maraming silang sekta. May Parisi, may pinamunuan ng Parisiyo, may pinamunuan ng Saduceo. Pero yung sect of Nazarene, binasa mo sa Gawa 4:24 na siya tumutukoy sa Kristyanismo, hindi kayo yun. Next question. Next question. Objection po, objection. Okay, time stop. Objection. Anong objection apo natin, bro? Ang tanong ko po kung alam niya na may sect of Nazarene, yes or no. Apo. Okay. Yun po yung aking ano. Moderator, okay. Sumagot na po ako. Gawa 4:24 yes, yes na ginamit niya, pero hindi sila yun. Yun ang ano ko. Yun explanation okay ko. Sumagot na ako. Gawa 4:24 meron, pero okay hindi sila yun. Okay. Okay, ganito yung decision ng ano moderator. At kanina narinig ko din. Sabi niya, bro Cyrus, alam. Pero doon sa paliwanag niya, bro, gusto mo man yun o hindi, doon ka na lang sa rebuttal mag-explain. Pero doon sa categorical, sumagot naman. So proceed tayo, bro Cyrus. Galatians 1:13, sinabi mo, si Pablo umalis ng kanyang reliyon. Saan doon mababasa verbatim na si Pablo umalis sa kanyang reliyon? Yun nga, umalis ka siya kasi yung inuusig niya na iglesia ng Diyos, naging apostol siya doon. Kaya inalis nilalis niya. Time stop. Okay, objection natin. Affirmative? Pwede niyo po pakita yung Galatians 1:13 kung verbatim ba na pinapakita doon si Pablo umalis sa kanyang reliyon? Okay, so request yan bro. At sa rules natin bro, wala tayong either i-grant niya o hindi. So bro Jando, meron siyang request dito bro. Iga-grant mo ba bro? Wala akong sinabing verbatim nilayasan. Ang sinabi ko sa Galatia 1:13, nung panahong nasa Judaism pa si Apostol Pablo, ay inusig niya ang iglesia ng Diyos. At sa ikalawang Korinto 1:1, naging apostol siya sa iglesia ang inuusig niya, nasa Judaism pa siya. Okay. So doon sa ano ba? Okay ka na, bro Cyrus? Doon? So ibig sabihin bro. Okay, proceed bro. Tanong bro. Kasi yun yung tanong ko. Ano yan bro? Verbatim ba mababasa? Pakiulit parang merong maingay. Wait lang. Yung anak ko. Sige, go ahead. Okay. Go ahead bro. Tanong bro. Resume the time. Okay, no? So inaamin mo wala kang mababasa si Pablo ubali sa kanyang religion verbatim. Yes or no? Meron ang uunawaan, bro. Meron ang uunawaan. Pagdugtong mo lang yung Galatia 1:13 kalawang Korinto 1:1, iniwan niya. Time stop. Okay, ano yung objection ulit? Affirmative? Mr. Moderator, ang tanong ko po verbatim. Wala. Walang verbatim. Okay. So 20 seconds, bro. Paliwanag ka, bro. Walang verbatim pero nauunawaan na si Apostol Pablo nung nasa Judaism siya, meron siyang inuusig na iglesia ng Diyos na siyang inaniban yung naging apostol siya. So walang verbatim pero nauunawaan mo kung marunong kang umunawa ng Biblia. Next question. Alam ba sa siya ay sekoparisi noon at hindi sa alam ba siya sekoparisi noon umuusig siya? Yes or no? Yes. Kaya nga, nung nasa Judaism pa siya, sabi sa Galatia 1:13, inusig niya ang iglesia at sa ikalawang Korinto 1:1, naging kaanib siya sa naturang iglesia yung inuusig niya nung nasa Judaism pa siya. Next question. Sa Acts 24:5, ringleader ba si Pablo ng sect of Nazarene? Yes or no? Yes, naging ano siya, naging leader siya, pero hindi yan ang iglesia yung kinaaniban mo. Next.
Time. Next question. Time na. Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng ating debate, which is yung ating first cross at first na pahayagan. At bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng nasa live natin. Kung babasa lang ako ng konting comments dito para sa... Ito, shoutout kay Jaime Regala, kay Cynthia H. Manalo. Sabi niya, go bro Jando. Sabi naman ni Jaime Regala, panibagong sekta ng Caloocan. At sa ni Grace Kim, bro Jando, go, go, go. Akala ko si Cyrus Este, hindi pala. Sabi ni Bench naman, hindi Judaism si Abraham at ang sect of Nazareth ay hindi ipinangalan ng mga alagad sa kanilang samahan. Ayan. Sabi naman ni Amy Alfonso, oy, iba na ka-debate ni bro Cyrus, kakatapos niya lang kay bro Denmark. At sabi naman ni Ebalar Sanreo, si Kuya Cyrus pala to, shout out sa AMS. Ayan. At shout out din kay Kutamura Alagad Analisa, God bless and good luck bro Jando. At shout out din kay Raymond Gailo, new coach in town. Hehehe. At sabi ni Tembal Onibahian, proud Catholic, watching from Oman. Ayan, shout out sa inyo dyan sa Oman. At kay Putang Alagad Analisa, ayan, shout out sa inyo. At dako tayo sa rebuttal. So mauna ulit dito si Brother Cyrus ng Judaism. 10 minutes bro, your rebuttal bro. Your time start now. Okay, salubungin natin yung ating... Narinig ba ako, bro? Yes, malina. Okay, salubungin natin yung mga counter-objection ng ating kapatid na si bro Jando. Salamat sa mga tanong, bro Jando. No? Unang-una, yung sinabi mo na sinagoga ay ito ay sa Bakati, no? Yung synagogue ng Orthodox Jew. We are not Orthodox Jew. We believe in the Messiah. No? Yung sinasabi ko. No? At kung mapapansin ko, hindi ko lang mapakita ngayon yung aming building, no, na nakalagay doon ay synagogue. Ang synagogue ay structure na pinagtitipunan ng mga Hudyo, no? Ito ay structure na pinagtitipunan ng mga Hudyo o ng mga ng iglesia. Okay, sinabi mo kanina may pastors meeting. Yes, totoo 'yon, no? Bakit? Kasi may mga invites kami ng mga pastors. Yan ay synonymous pastors, elders, bishop, priest, no? Yan ay iisa yan, tagapamahala yan ng iglesia. Okay, sinabi mo rin yung na ako ay hindi yun ang aming religion. No? So, question mo yan, yan ay sa iyo at hindi ko naman yan po pwede baguhin. Pero ang aming paniniwala, nasabi mo naman na wala akong referensya. Mga kapatid, tignan niyo po ang inyong Google. Tignan niyo po yung Nazarene sect. Nazarene sect. Search niyo po ngayon. No? Lalabas po dyan. The Nazarene, the Nazarenean Greek, were an early Jewish Christian sect in first century Judaism. The first use of term found in the Acts of time stop na. Acts chapter 24 verse 5. Okay. Ipinakita lang po dito, yung sect of Nazarene na ito ay first century Jewish Christian sect. No? And the Jewish Christian sect na sinasabi niya, wala daw ako mababasa. No? Meron pa ako isang libro na napipilitan ako ilahatag ngayon dito, yung Book of si Epiphanius, isang church father. Ang kanyang libro, pangalan ng kanyang libro ay Panarion. No? Itong Panarion na ito ay sinasabi itong sect of Nazarene during 3rd century, no? Itong sect of Nazarene ay existido na naniniwala sa kautusan. Ayan, no? Ngayon, kayo ang mag-decide dito na wala akong ano, binanggit ko na yung aking referensya na ang sect of Nazarene ay existito during 3rd century ayon pa sa isang church father. No? Yan. Yung regarding sa Christmas na pinakita yung aking picture, ako'y natuwa doon sa picture na yun, naalala ko tuloy aking mga alaala. Yun po ay sa aming pinagtatrabahuan ko dati, sa aking trabaho. Na po. At ako po ay under po ng... So, hindi po kami Orthodox Jew. Kami ay naniniwala sa Messiah. No? Naniniwala kami sa Messiah. Kaya nga sinasabi ko, yung sect of Nazarene, ito yung by extension, ang Nazarene ay Christian. Naniniwala sa Messiah.
yung sa panahon ng Mesaya mismo, may mga Hudyo na naniniwala sa Mesaya. At ang tawag sa kanila, si Pablo ang ringleader ng sect of Nazarene. Tutol ka ba sa talata o sangayon ka? No? Kung pwede mong sabihin, hindi kayo yun, hindi kayo yun. No? Ang ito ang dapat ko sabihin. During 1st century, 2nd century, 3rd century, walang Roman Catholic Church. Ang meron dyan, ang nag-declare ng religion yan, dahil nga po sinasabi ko, may tinatawag na religious tolerance. Bawal magtayo ng religion during Roman Empire. Search mo yan, Bro Jando. Kung mayroon matinatawag na religious tolerance ang Roman Empire. Hindi mo yata alam. No? No? I-search mo yan. Bawal magtayo ng religion doon. Tapos ikaw sinasabi mo na tayo ng Roman Catholic. Hinahanap ko sa iyo yung talata. Yung sali ng Biblia, hindi mo pakita sa akin. Bakit hindi mo papakita? Kasi nga, hindi mo inaral yung sinabi ko na yun. Natatawa siguro dyan do. No? Pinakasinasabi ko lang, yung sect of Nazarene pala, mga kapatid, pakilipaliwanag ko lang po. No? Hindi po ito religion. No? Romans chapter 11, na alam po natin na may propesiya na kailangan magkaroon ng branch, a shoot, ihuhugpong. No? Yung branch, Isaiah chapter 11 verse 1, no? Yan yung sinasabi na branch. Yung branch po ay kinukonsider din na sect. No? Kaya nga may grafted in. Walang kobinante sa mga religion. No? Ang kobinante labang ay sa Israel at Juda. Kung sa Israel at Juda ang kobinante, kailangan mo lang mag-grafted in. Yung way para ikaw ay mag-grafted in, through sect of Nazarene, by extension Christian. So yung Christianity para sa Biblia, hindi po yan religion. Kanina, katatapos ko lang ng debate, no, kay Bro Denmark. No? Pinapatunayan ko na walang tinayong religion ang Misaya. During first century, walang tinayong religion. Ang tinayo niya, iglesia. No, hindi po yung religion. Dahil walang proper noun tungkol sa pangalan ng iglesia na iyon. No? Pinipilit lang yung Roman Catholic na yun na sinulat doon, ipagpaumanhin po ninyo, sa salin po na iyon, sa Bible po na iyon, na yun ay tamang salin. Kahit tignan po natin sa Greek po yan, hindi po Roman Catholic Apostolic ang nakalagay po sa original. Iisang salin na po yan. No? Kaya nga ako yung nagtatanong kung anong salin, hindi niya pala alam kung anong salin yung Biblia na yun. Kaya ako yung nagulat, hindi niya pala alam. No? Kasi yan ay ginagamit ng SDA, ginagamit ay ng Catholic mismo na itong Roman Catholic na ito. Okay, ipinapoint out ko lang po rito. Mga kapatid, ano po, ang Roman Catholic po, o ating Roman Catholic, na-establish po yan during 3rd century na po yan. At ang Judaism po, one of the oldest monotheistic religion. Ang monotheism, kinuha rin po yan para yan din ay maging belief ng ating Christianity ngayon. Ang Judaism po ay yan ang mababasa talaga sa Biblia. Tandaan po ninyo, para makonsider na isa ay major religion, kailangan po una merong Biblia. No? Meron kasi meron silang tanatawag na Tanak. No, may Torah sila, Judaism. Meron silang kalendaryo. Kailan nagkaroon ng kalendaryo? Ang existing sa panahon na iyon ay Julian calendar. Gregorian calendar, later na lang yan, pinalitan yung ano po. May kalendaryo. No? At itong basic belief na ito, pinapakita na yung Judaism ay existido na bago pa ang Messiah. No? Siya ay sumunod na lamang dito. Ngayon, ang pinapoint out lang natin dito, sinalubog po natin yung kanyang mga argumento. Anong referensya? Book of Panarion. Panarion. May sect of Nazarene. Ayon yan sa Church Father. Basahin mo, Nazarene sect. First century, sabi dyan, Jewish Christian sect. In first century, Judaism. No? Ito palang mga Hudyo na ito, no distinction between Jew or Greek. No? Gentiles ka man o Hudyo. Sila ay naihugpong dahil ang grafted in ay manggagaling sa mga labas sa Judaism. Ang grafted in ang tinatawag. Inihuhugpong lamang. Kapag ka ikaw ay hinugpong, no? Kapag ka ikaw ay hinugpong, ikaw ay isang branch lamang. No? Hindi po yan, hindi po yan matatatag, isang puno na naman. Isang puno, hindi po ganon. Okay. Mayroon pa akong ilang minuto, may 2 minuto pa ako. Basahin ko yung aking latag dito, yung outline ko rito. No? Acts chapter 24
verse 14, na ito tinatawag na heresy. Si Pablo mismo ay siyang ang leader na ito ng 24 verse 5. Hindi niya mapapasubalian niya, bro. Hindi niya mapapasubalian. No? Dahil nga ito'y nakasulat. Kaya kita mo, hindi niya sinasalubong yun. Sinasabi niya lang, hindi ko religion yun. Kasi nakasulat. Hindi kasi nila mapapatunayan na yung Roman Catholic, ito yung sect of Nazarene na pinamumunuan ni Pablo. No? So, i-search natin yung natin. Ano ba itong sinasabi ko na sect na ito? No? Okay. Acts chapter 24. Sign natin. Sabi rito, ngunit itong ipinahayag ko sa inyo na ayon sa daan na kanila tinatawag na sekta, no? Ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos na aming mga magulang na sinasampalatayanan ng lahat ng mga bagay alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta, no? Itong sect of Nazari pala ito, alinsunod, written in the law, sabi niyan, all things which are written in the law, believing all things which are written in the law, sumusunod sa kautusan. Ito yung Judaism, no? And in the prophet, natupad yung propesiya tungkol sa Messiah. Ano daw sabi rito? So worship I, God of my fathers, believing all things. Kanina, sa John 4:22, sinabi dyan sa talata po na yan, sa John 4:22, worship the God of my fathers, no? Yung God of my fathers dyan, yung ama na sinasampalatayanan. John chapter 4 verse 21, 22, 23. Yung ama dyan ang sinasampa. Salamat po. Okay. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At para hindi mawala yung init natin, no? Dako tayo agad-agad sa ating pagtatanong. Second cross ito. At paalala, pwede nang magtanong kahit na ano dito, basta pasok sa pinag-uusapan. 7 minutes para sa iyo, Brother Jando ng Catholic. Your time start now. Tanong. Nakamute ka, bro. Time stop muna. Bro Jando, nakamute ka. Okay. Naririnig na ako? Yes, yes. Okay. Ang unang tanong ko sa iyo, kapatid, no? Wala bang religion ang mga apostol noon? Sabi mo, walang religion. Totoo ba yon? Mayroong religion ang mga apostol noon. At tinatawag na po itong Judaism. Sila ay nag-o-observe ng Passover, unleavened bread. Sila ay nasa templo. Sila ay nasa sinagoga. Ang lahat yon ay sa Judaism. Next question. Saan mo nabasa na ang religion ng mga apostol ay Judaism? Okay. Babasahin natin, ano po? Si Pablo sa kanyang religion, no? Ano ang kanyang religion? Si Pablo mismo, babasahin natin, no? Kung bibigyan mo ako ng oras. Next question. Pwedeng ulitin? Ulitin mo na lang, bro. Okay. Next question. Ayon dito sa isang encyclopedia, na noong for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Sangayon ka ba rito? Hindi ako sangayon sa isang referensya. Next question. Next, meron ka bang patunay na noong first 1,000 years after the death of Christ, may iba't ibang sekta ng reliyon? Yes, Book of Marion, maraming sekta. Nasaan? Wait lang, 20 seconds yan. Sagot ka muna, bro. May 15 seconds. Sa Book of Marion, pinakita doon sa sulat ni Epiphanius na isang church father na meron mga sekta under ng mga relihiyon. Yes, ang tanong ko sa iyo, bro, meron ka bang patunay na noong unang panahon ang Christianity, may iba't ibang sekta ang Christianity? Yan tanong ko. Yes, sinabi ko na, bro, ang Book of Marion. Sa Book of Marion na sinulat ni Epiphanius, maraming sekta doon na isulat. Alamin mo, kapatid. Next question. Maaari mo ba ipakita ang mga list of Christian sect noong panahon na sinabi ni Epiphanius? Wala pang Christian. Okay, wala akong maipapakita na ano dito, pero yan ay mas babasa natin sa Epiphanius dahil ito ay biglaan. Mapapakita natin yan later on. Mapapakita natin.
Okay. Next question. Ulitin ko, tanggap mo ba na merong obispo ang tunay na iglesia? Yes, merong obispo ang iglesia. Namali ka lang ng dinig kanina, no? Sinasabi ko nga sa Timothy, no? Sa Titus, merong tinatawag na ministry, minister, may priest, no? Yan ay tinatawag ng mga leader o tinatawag na synonymous, yan tagapamahala ng mga iglesia. Next question. Okay. At dahil tanggap mo merong obispo ang unang iglesia, meron ka bang may pakita? At tanggap mo ba na sa Antioquia may obispo rin sila doon? Yes, at yun ay yung mga obispo ng sect of Nazarene at under yan ang relihiyong Judaismo. Next question. Next question. Maaari mo bang ipakita ang list of Bishop of Antioch? Okay. Wala akong mapapakita dahil yan ay sa gawa labang ng Roman Catholic o ng Catholic Church. Next question. Next question. Sinong Bishop of Antioch ang naging obispo nyo? Okay. Wala akong mapapakita dahil yan ay sa Catholic Church labang. Yan po ay sa okay. Catholic Church. Reference po salamat. So tinatanggap mo ngayon na ang bishop, so tinatanggap mo ngayon ang list of bishops sa Antioch kaysa Roman Catholic Church at hindi sa inyo? Yes, yan po ay sa Catholic Church dahil nagtayo sila ng sarili ng religion. Take note, hindi propesiya na magtayo ng religion bagkos sekta ang tinayo. At yan ang propesiya ng tatlong propeta, Isaiah, Zechariah at Jeremiah, no? Propesiya. Next question. Okay. Next question. Tanggap mo ba na ang unang Bishop of Antioch kasi San Pedro? Okay, hindi, no? Hindi siya ang unang bishop. No? Bakit hindi siya ang unang bishop? Wait lang, bro. Dahil ang referensya lamang yan ay galing din sa Catholic Church at hindi po mababatayan. At alam po natin na bishop o high priest ay tinatawag na sa mga Hudyo lamang o sa lahi ng Levita. Mali na kung ikaw ay maglalagay na sarili mong bishop. Next question. Okay. Next question. Kung hindi si San Pedro ang unang obispo sa Antioquia, mayroon bang may pakita kung sino? Ang Mesaya, ang kauli-uli, ang high priest. At wala nang ibang objection, high priest. Moderator! Na, time stop. Objection natin. Objection! Negative? Wala akong tinatanong kung si Cristo ba ang last priest. Okay. Ang tinatanong ko, meron ba siyang may pakita? Kung hindi si San Pedro ang unang Bishop of Antioch, sino? Okay, sino? So, I think ina-analyze ko yung... Wait lang, bro. Ang Messiah. Ayun. Yun na yung sagot niya, bro. Ang Messiah daw, bro. Okay. Kaya kasagot ko, bro. Tanggap mo ba ang ebidensya na dito sa Bishops of Antioch to hanggang 324 nangunguna si San Pedro? Oo o hindi? Hindi. No, dahil unang-una ang high priest ay sa mga lahi ng Levita. Objection, moderator. Ay gawa-gawa lang. Objection. Time stop muna. Objection muna ulit. Bro, negative. Ano 'yon? Wala akong tinatanong kung sinong high priest. Tinatanong ko sa kanya, tanggap ba niya ito na si Pedro ang unang okay. obispo o hindi? Okay. Right. Okay, so Bro Cyrus, ganito, I think sumagot siya ng hindi, bro. Tama ba, yes, Bro Cyrus? Yes, sumagot ako ng hindi. Okay. So, bigyan kita okay. ng 20 seconds. Hindi daw, bro, Jando. Pasok mo yan 20 seconds na sagot, bro. Okay. Hindi si Pablo ang high priest. Bakit? Sa lahi lamang ng Levita, magpupunta ang mga high priest. At wala pong dapat mapuntahan ng mga tao tungkol sa high priest. Ang Messiah po, ang fulfillment ng high priest at yan ay mababasa sa Book of Hebrews. Kaya ito mga priest na ito ay gawang tao lamang at Next question. Next question. Ako may ebidensyang na ipakita. Ikaw, meron ka bang pangbangga sa ebidensya ko? Yes. No? At ang ebidensya ko ay Biblia. Walang magkagaling na high priest mula sa ibang lahi bagkus sa Levita. Yan ay mababasa sa Leviticus. At kung meron ka bang mababasa na high priest dyan, no, na galing sa Roman Catholic, ito po ay gawang tao lamang. At ito yung referensya. Wala lang din lamang sa kanila. Ang referensya ko ay Biblia. Next question. Okay, next question. Saang talata sa Biblia nakasulat ang list of bishops sa Antioch? Okay, wala. No? Dahil wala naman talaga nakalagay talaga sa Biblia na may list of bishops sa Antioch. No? Yan so tinatanggap mo ngayon. Wait lang bro, may 10 seconds pa.
So tinatanggap mo ngayon. Time stop. Bro Cyrus, ano yung ating objection? Nakadalawang cut na siya sa akin habang sumasagot ako eh. Okay. So bro, hintayin mo talaga yung 20 seconds bro Jando. Bibigyan ko ulit ng 20 seconds si bro Cyrus para sumagot doon sa previous na tanong. Bro Cyrus, pasok mo yung 20 seconds bro. Okay. Walang Lisa Antioch dahil unang-una sa mga Levita lamang ang high priest at ang Misaya ang kahuli-huliang high priest at yung mga sumulpot na ibang high priest ay gawang tao lamang. Next question. Saan mo nabasa na ang bishops of Antioch ay mga Levita? Wala akong sinabi na Bishop Antioch ay mga Levita. Ito'y mga bishop na ito ay mga gawang tao lamang na kanilang iyon. Ang sinasabi ko, ang mga high priest ay mula sa lahi ng mga Levita at hindi pwede sa ibang lahi, maliban lamang sa Mesaya. Next question. Nasaan ang ebidensya mo na ang bishops of Antioch ay mga Levita? Wala akong sinasabi na ang bishop Antioch ay mga Levita. Kaya kasi nasabi ko, ito'y mga gawa lamang ng kanilang pananampalataya. Ang mga Levita o mga high priest ay mula sa lahi lamang ng Levita at hindi magagaling sa mga kanilang pananampalataya. Time. Ito'y lahi. Time. Next question. Time na. 7 minutes time na. Ayan, at dyan natatapos ang ating second cross ng ating negative. At gumaganda na at umiinit na yung ating pagdidebate ngayon. At dako tayo sa ating negative stand naman, Brother Jando ng Catholic bilang negative. At by the way, sa mga bagong pasok sa ating live dyan at sa ating mga live participant dito sa ating Zoom, sa punto por punto, ang pinag-uusapan pala nila ngayon ay patungkol sa patutunayan ko, this is Bro Cyrus, na ang sect of Nazarene Judaism ang siyang tunay na pananampalataya. First speaker natin, si Brother Cyrus ng Judaism. Second speaker naman, si Brother Jando, yung mag-re-rebuttal ngayon. At bibigyan ko ng 10 minutes. Brother Jando, your time start now, bro. Okay, thank you. Mga kapuntos, natatawa ako sa kanya dahil nire-reject niya yung mga ebidensya. Wala namang ebidensya na may pakita. Kahit saan ka pa mag-research, Cyrus, ang list of bishops of Antioch, hindi yan nagbabago. Eto, ayan o. Hindi yan amin, ha? Yan ay sa Wikipedia. Hindi yan Catholic reference ang Wikipedia. Actually, hindi nga ano sa amin yung Wikipedia eh. Dahil ito ay ano, ay Indiano ang may-ari nito. Sa list of bishops of Antioch, ayan, nangunguna talaga si San Pedro. Oh, San Pedro nangunguna. Oh, niya. Oh, yan, San Pedro. Pangalawa, si Evodius. Oh, yan, Evodius. Ano yan? Was an early Christian bishop of Antioch, succeeding Saint Peter. He is regarded as one of the first identifiable Christians and venerated as a saint. Pangatlo, si Ignatius of Antioch. Itong ikatlong obispo na ito, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko sa iglesyang totoo, iglesyang kinaniba ni San Pedro, siya ang nagbigay ng pangalan na Katoliko. Hindi sila nagtayo ng ibang relihiyon, walang pagtatayong nangyari. Continue. Oh, may ebidensya ako. Ngayon, siya tutol ng tutol. Wala namang maipakitang ebidensya. Kung meron ka bang list of Bishop of Antioch, walang may pakita. Imposibleng walang Bishop of Antioch. Imposibleng wala. Ha? Bakit? Then merong bispo, nagpapatuloy iglesia. Tinanong ko sa kanya, nagpapatuloy ba? Sabi niya, oo, nagpapatuloy. Nasaan niya noong taong 200? Aba, ang ginamit niya si Epiphanius. Eh, sino ba to si Epiphanius? Eto, si Epiphanius pala ay isang church father ng Roman Catholic. Aba, tanggap pala niya si Epiphanius of Salamis, Bishop of Salamis of Cyprus at the end of the 4th century. He is considered a saint. Santo pala ito, no? He is considered a saint and a church father by both the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. Yan. So, wala siya may pakita. Ngayon,
Ayon sa gawa 1176, nakarating sila sa Antioquia. Imposibleng walang Bishop of Antioch. Gawa 2028, meron silang obispo. Sa unang Pedro, magtatalaga sila ng mga obispo. O, obispo, magtatalaga sila doon. Kaya merong bishop, imposibleng wala. O ngayon, yung itong ebidensya bang ito eh, na nasa Wikipedia ay eh, hindi ba dapat paniwalaan? O maglalabas ako ng isa pang ebidensya. Isang ebidensya from a history book, na? From a history book na ang first bishop of Antioch ay si ano nga? Si San Pedro nga. O eto, pakita ko sa inyo ha. Ayan, sabi dito ganito. Ayan o. The rise of Christianity. Ayan, the rise of Christianity. O, sila ay, sabi dito is, this resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Oh, San Pedro ang unang obispo sa Antioquia. Related naman doon sa sinasabi ng Wikipedia na ang first bishop of Antioch ay si Saint Peter nga. O ngayon, tututulan itong ating kaibigan na si Cyrus. Eh wala namang maipakita. Di ba alis anong tutulan mo? Meron ka lang maipakita ng ebidensya. Eh wala. Ngayon, ayon sa gawa 23.11, siya ay makakapunta doon sa Roma. Ito, basahin natin ha. Sabi dito sa gawa 23.11, sabi dito ganito, no? Ito, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpapahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. Ngayon, nakapunta sila sa Roma. Imposible, wala namang Bishop of Rome. Na alam naman natin na walang koneksyon itong sektang kinaaniban ni ito ebidensya. Yung sect of Nazarene Judaism nakarehistro yan. Ha? Tiyak. Pag nakarehistro yan, ibig sabihin merong founder na pumirma. Merong founder na pumirma dahil isa sa mga rules, no? Isa sa mga rules ng Securities and Exchange Commission na kapag magpaparehistro ka ay kailangan ng pagpaparehistro ng isang sekta, kailangan eh pipirma ang founder. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo hindi nakaiwas dito eh. Oh, ito ha, pakita ko sa inyo ha na ang pagpaparehistro kailangan pipirma ang founder. Oh, yan ang isa sa kanilang mga requirements para marehistro ang isang iglesia. It requires the founder's signature to be affixed therein, no? It requires the founder's signature to be affixed therein. Kailangan na maiparehistro. Kailangan pipirma ang founder panahon sa pagpaparehistro. Eto. Yan. Sabi dito, oh, pakita ko sa inyo ha. Yan. The Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement. Ah, teka. At saan ba yun? A requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this within the registration of the church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder, for it requires the founder's signature to be affixed therein. Kung magpaparehistro ka ng iglesia, kailangan pipirma ang founder. Tinitiyak ko sa inyo na yung sect of Nazarene Judaism na kinabibilangan ni Cyrus, yan ay rehistrado. Ibig sabihin, merong founder na pumirma sa rehistro at hindi yan. Dahil kung yan, ang sect of Nazarene, nasa unang siglo pa yan, katulad yan sa Katoliko, na ang Katoliko was recognized as a juridical person
since time immemorial. Magiging ganyan yan kung sakali man na nagsimula sila first century. Tatawa ko, ang Katoliko doon nagsimula daw 3rd century. Saan niya kinuha yun? Kung ang Katoliko nagsimula 3rd century, paano niya may papaliwanag? Paano niya papaliwanag na noong 110 AD, si Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Katoliko? Totoo ba yan? Yan ay nasa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Smyrna, kung saan sinabi niya, wherever the bishop is, there will be the multitude of the people also be. Where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Doon niya unang ginamit ang terminong Katoliko. Pati Iglesia ni Cristo, alam yan eh. Dahil totoo yan, bukod tangi na lang itong si Cyrus na nagre-reject. Wala namang ebidensya yung ipinakita. Kaya, lahat ng ebidensya ko, all arguments are equal. Sabi ni Father Darwin na, all arguments are equal without the presence of evidence. Lahat ng katwiran, pantay-pantay lang kung wala kang maipakitang ebidensya. Ngayon, ako, mayroong ebidensya. Siya, dal-dal lang. Biblia daw. Eh, tinanong ko, saan sa Biblia? Wala namang maipakitang talata. Wala rong Bishop of Antioch ayon sa Biblia. Eh, ibig sabihin, wala silang bishop. Eh, bakit sinasabi sa Gawa 28 na meron silang bishop? Oh, yan ay patunay, mga kabuntos, na ang sect of Nazarene Judaism na kinabibilangan ni... At saka Christian, no? For the first 1,000 years, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects unlike to us today. Ha? Huh? Kaya, yung sinasabi niya na sila ay Christianity against yun sa reality. Kasi ang reality talaga is meron siyang isang religion lang, Christianity. Tinatawag ngayong Catholic means universal eh. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Thank you. Okay, at dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. Siyempre, dako tayo sa second cross ni Brother Cyrus ng Judaism. Set lang natin yung kanyang time. 7 minutes, bro. Second cross, pwede ka na magtanong kahit na ano dito. Basta pasok sa pinag-uusapan. Your time start now. Okay, sino nagtayo ng Roman Catholic Church? At kailan? Ang iglesia ang pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870. Time stop muna, bro. Nawala yung audio mo, bro. Bro Jando. Okay. Yun. Sasagot ako. Okay, bro. Ang iglesia ang pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870 ay ang iglesia ang tinayo ni Kristo. Ayon nga sa Discourses of the Apostles' Creed, as description of Christ's Church. Yun. Next. Anong taon na itatag ang religion mo? Based sa Wikipedia, ang Iglesia Katolika nagsimula siya sa 1st century. At kung babasahin naman natin sa isa, The New Book of Knowledge Encyclopedia, The History of the Roman Catholic Church began in Upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago, confirmed by Soriano. Next. Okay. Alam mo ba yung tinatawag na religious tolerance during Roman Empire? Yes or no? Di, wala akong alam dyan. Hindi yan ang topic natin, bro. kung hindi mo alam yung religious tolerance, ano alam mong pagpapalakad ng Roman Empire? O pwede ba magtayo ng religion sa Roman Empire sa panahon nila? Yes or no? No, bro. Kaya nga sinasabi sa history, the principal reason why the Roman state tried to crush the church is a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Next. Okay, next question. Kanina sa unang tanong ko, sabi mo, during first century. Kaya sa pangalawang tanong ko, ang sagot mo, hindi pwede magtayo ng religion. Ano ang tama at
sa iyong sagot, kung nagkukontra ang iyong sagot. Hindi nagkukontra ang sagot ko at lahat yon tama. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Na ayon naman kay Eli Soriano, hindi ko kilala sinong tayo niya kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. At yung Kristiyano niyo nag-i-exist sa Roman Empire, kaya nga pinipigilan eh. Next. Ang sabi mo, first century, no? Ang sinasabi mo naman sa pangalawang tanong ko, sa Roman religious tolerance, sinasabi mo, walang magtatayong religion. Ngayon, sinasabi, anong tama doon? Na walang matatayong religion o mayroong natayong religion? Categorical. Parehong tama yon, kasi yung nagsimula sa Jerusalem, nakapunta sa Roma, at sa Roma, na-persecute sila. Objection. Time stop mo na. Okay, ano yung objection natin? Affirmative. Kapag wala sa katanungan, anong dapat yung isagot? Okay, so, ganito. Ina-analyze ko yung objection mo, bro, ha, Cyrus. So, inaano mo, bro, gusto mong ipasagot kay bro Jando yung categorical. Ano nga yung categorical mo ulit, bro, to be clear? Ang tanong ko, ang sabi niya nung una, nagtayo ng religion during first century. Sa pangalawang sagot niya, sinasabi niya na bawal magtayo ng religion. No? Ang tanong ko, ano ang tama doon? Yung sinasabi niya na nagtayo ng religion during first century o okay, hindi nagtayo ng religion dahil under ng Roman Empire at tinatawag na religious tolerance. Okay. Ang ginagawa po niya ay nagpapaliwanag na hindi sumasagot sa aking tanong. Okay, so... Moderator. Counter-objection mo na, bro. Sige, bro. Sumagot ako, parehong tama ang sinagot ko kasi meron akong ebidensya. Okay, yun yung sagot niya, bro. Both, bro. Cyrus. Oh. So, tuloy tayo, bro. Explain pa ako? 30 seconds, bro. Oh, sige, eto. Eto nga. Oh, yan, oh. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Time stop muna, bro. Another objection, affirmative, bro. Oo. Kapag ka wala sa katanungan, anong rule natin doon? Wala sa sagot yung kanyang sagot. Wala sa tanong yung kanyang sagot. Anong rule natin? Yes. Pero yung sagot kasi niya, bro, ay both, bro, ba? Yung dalawa. So, as I observed din sa debaters convention, pwede namang sumagot yung dalawa eh, sa both, ba? So, sige. So, bibigyan ko siya ng 20 seconds sa pagpapaliwanag niya, bro, doon sa sagot niya. 20 seconds, bro, dyan doon. Okay, eto, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So nagsimula siya 2,000 years ago. Ngayon, doon sa Roman Empire, eto naman ang ebidensya. The principal reason, the Roman persecution, the principal reason with the Roman state church was a political one. Roman government oppressed the people and ruled by force such a government. Next question. Next. Okay, ipinapakita ba ng ebidensya mo na nagkukontra ang iyong ebidensya? Sagot? Hindi nagkukontra ang ebidensya ko kasi nakapunta sa Roma talaga ang iglesia tinayo ni Kristo sa Jerusalem. Gaya na sabi dito, the Roman government oppressed the people. Meron silang ino-oppress kasi meron na. And ruled by force, such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Next question. Hindi tinatanggap. Next question, please. Objection po. Nakadalawang beses na po siya labagpas sa kanyang time. Okay. Okay, proceed, bro. Sige. Okay. Next question ko. Sa Hebrews chapter 4, verse 4, 15 and 16, ilan ang nakilang saserdote doon o obispo? For Hebrews 4? Time post mo na, moderator. Hindi. Running time to. Running time. 14:15. Hebrews chapter 4, verse 15. Okay, sabi dito, nadarama rin natin ng punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya lahat ng pagsubok sa dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Yan ang sinasabi, 4:15 ang Hebrew. Next question. Time's up. Next question. Okay, ilan yung sinasabing Christian
sa verse 15 and 16. Ilan yung pinupunong saserdote dyan? Wala naman sinasabi yung punong saserdote dito na ilan sila lahat. Ano ba talata yung binabasa mo? Next question, next question. Oh. Hebrews 4:15, 16. Ayan nga, 4:15, 16. 16. Oh, 16. Punong. Oh, ilan yung punong pari na yan? Ito'y tumutukoy ang punong pari ito, tumutukoy kay Kristo. Isa lang to, si Kristo ang punong pari. Okay. Next question. Okay, next question. Kung si Pablo ay si Peter ay high priest, si Kristo ay high priest, ilan na ang punong pari? Wala akong sinabi si San Pedro ay high priest. Wala akong sinabi na si Pablo ay high priest. Okay, sige. Ayaw mo kami. Next question. Next question. Next question. Next question. Ano talata mo si Pablo ay bishop o obispo? O si Pedro? Ang sabi sa Gawa 20:28, so ang trabaho ng si obispo, gawa... O mauunawaan sa Gawa 20:28 so na ang trabaho ng obispo pakanin ng iglesia ng Panginoon. Time stop, time stop, time stop, time stop. Okay. Ang tanong ko po ay ano talata na si Pedro ay obispo? Hindi ko po tinatanong yung trabaho ng obispo. Ang tanong ko po, anong talata si Pedro ay obispo? Hindi ko po tinatanong kung anong trabaho ng obispo. Ito, sa unang Pedro 5:1, sa mga namumuno sa iglesia, manayas akong ipakausap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia. Ayan, namumuno, obispo. Nasaan yan na si Pedro ay obispo? Yan na nga, pakanin ang iglesia ng Panginoon. Yun ang utos ni Kristo sa kanya, pakanin mo ang aking tupa. So wala kang verbatim na si Pedro ay obispo. Yes or no? Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator? Objection, moderator. Nasaan ang ating moderator dyan? Si Pedro ay nawala. Si Pedro ay Brother Russia? Hindi pinaintulutan. Brother Russia? Nasaan si Brother Russia? Naghang ang kanyang ano bro, baka na-out ang kanyang computer sa Wi-Fi. Ha? Teka muna, mag-ano na tayo kasi wala pa si Russia. Okay, mic test. Hello, hello. Okay. Okay, pasensya. Bro, Russia, dahil nag-spike konti yung ating internet at doon tayo sa, sana ba tayo, sa objection, di ba? Objection. Okay, ano yung brother, objection natin, bro? Kasama ba sa rules dito, Brother Russia, na kailangan sagutin letra per letra? Okay, so sa ganyan na tanong, kahit anong sagutin mo dyan, eh, pwede yan. Kasi hindi naman categorical. So any question, any answer na gawin mo dyan, or either in next question, ganun lang yung rule namin dyan. So ano nga kasi, yung tanong ulit, bro? Sumasagot kasi ako, Brother Russia. Objection kasi verbatim. Si parang hinanapan ako letra for letra. Meron ka bang verbatim? Okay. Okay. Meron ba? Kasama ba sa rules? Brother Russia, kasama ba sa rules na kailangan ang isasagot lahat verbatim? Verbatim kasi tanong ko, bro. Kaya ako ba, no? Kung wala okay, kang okay, okay. Wait lang, bro. Ha? Wait lang, ha? Kasi nawawala din ako. Eh. Pasensya na. Klaruhin ko muna yung objection mo, bro. Unahin ko muna si Jando. Huwag muna kayong mag-usap, mga bro, ha? So, Jando, ano yung unang yung objection mo muna, bro? Pakinggan ko muna. Kabilang ba sa rules na kailangan bawat sagot ko verbatim? Okay. Okay. So, yun yung objection kasi mo. Kasi hanap siya ng hanap ng verbatim, eh. Ayon sa ating rules, bro, wala tayong nababanggit doon. However, kung ano yung tanong, yun lang ang sasagutin mo. Ngayon, kahit anong isagot mo, pag hindi categorical, pasok yan. Kahit 1 plus 1 equals apple o ano pa ba yan,
Walang problema yan kahit tutol yung nagtatanong. So Bro Cyrus, ano yung counter objection mo doon, bro? Oo. Ang tanong ko po ay verbatim, kung meron ba siyang mababasa letra for letra verbatim na si Pedro ay obispo. Okay. Yun lang naman so, po. So Bro Jando, ano yung sagot natin doon, bro, sa tanong niya? Ang sagot ko, nauunawaan ang trabaho ng obispo sa gawa 28 so pakanin ang iglesia. At ang utos ni Kristo kay San Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa na referring sa iglesia. Kung marunong tayo ng deduction, yun na yun. Next question. Next wala kang talata na verbati, mababasa si Pedro ay obispo. Bro, wala sa usapan natin na kailangan sasagot ako ng verbatim. Objection po. Time stop. Objection. Okay, ano yung objection natin, bro? Nagko-comment na lang po siya. Ang tanong ko kasi kung meron ba siyang mababasa na verbatim si Pedro ay obispo. At nagko-comment na lang po siya. Okay, so counter objection muna bago ako mag-decision, bro Jando. Ang counter objection ko, moderator, hanap siya ng hanap ng verbatim. Wala naman sa rules na kailangan bawat sagot may verbatim, letra for letra. Okay. So ganito na lang, bro Cyrus. I think yan na yung sagot niya, bro. Either gusto mo man yun o hindi, doon ka na lang sa final conclusion mo, bro. Pero hindi ko talaga maaano natin kung ano talaga yung sasagutin niya unless kung categorical yung question mo dahil yan yung rules natin. Pero categorical kahit gayon, bro, categorical. Oh, however, wala akong nadinig na ano, bro, pagpipilian, bro, ba? Yes or no? Ang tanong ko. Okay. Okay. So ganito, pakiulit na lang yung tanong mo, bro. Bibigyan ko kayo ng panahon at last question na ito. Bro Cyrus, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Oo. Tapos pakidiinan yung categorical, bro, ha, para mapansin. Sige. Categorical po ito. Oo. Kung may mababasa ka ba na si Pedro ay obispo, yes or no? Yun, yes or no? No, walang mababasang letra for letra pero mauunawaan kung marunong kang umunawa ng gawa 20-28 at 1-21-15-17. Nauunawaan yun sana, marunong kang umunawa. Okay, time na. Okay, time na. At dyan po natatapos ang ating second stage ng debate. Napakaganda yung ating palitan. At dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, meron munang babate. Saglit. Sana ba yan? Ayan, maraming salamat. At Debaters Convention po, ulit, kami po ay nag-aanyaya. Kung gusto nyo yung mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa amin at i-cater namin yung inyong debate. At sa ngayon nga, ito na nga yung ating final conclusion. At mauuna dito si Brother Jando ng Catholic. Bro, 5 minutes para sa yung final conclusion, bro. Your time start now. Yes, bro. Yes, thank you. Natatawa ako kay Cyrus kasi dinadaan ako sa letra for letra. Alam nyo, yung naghahanap lagi ng letra for letra, pagliligaw yan eh. Halimbawa, ganito. Meron ka bang mababasa letra for letra si Pedro may asawa? Di ba wala? Ang mababasa mo, si Pedro may bienan. Pwede ka bang magreklamo? Hindi ko tinatanong kung meron siyang bienan. Ganun? Si Pedro may asawa, kahit di mo mababasa letra for letra na meron siyang asawa dahil ang mababasa natin, si Pedro may bienan. Oh, eto pa. Si Pedro, inutusan ng Panginoong Hesukristo, pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ba yung tupa? Hindi ba yun ang iglesia? Ay, hanapan mo naman ako. Meron akong mababasa letra for letra na ang tupa yung iglesia. Parang ano eh. Dishonest kang kausap. Oh, ngayon, sabi naman niya, ang sa gawa 20-28, so anong trabaho ng obispo? Pakanin ang iglesia ng Panginoon.
Ano naman ang inutos niya kay Pedro? Pakanin mo ang aking mga tupa. Kung marunong ka ng deduction, dito niyo makikita ha, ang katunggali ko pala, hindi pala marunong mag-deduction. Hindi pala siya marunong mag-connect the dot. Hindi siya marunong mag-connect the dot. Tinadaan niya sa letra por letra. Lilitaw ngayon na si San Pedro walang asawa. Dahil wala kang mababasa na si Pedro may asawa. Ang mababasa mo lang, meron siyang binan, wala siyang asawa. Ganun siya umunawa. Napakaliwanag naman nun eh. O ngayon, hindi niya, sa mga katanungan niya sa akin, hindi na siya nagtatanong sa kinaaniban niyang sekta na rehistrado sa gobyerno. Rehistrado sa gobyerno, it means may founder na pumirma as founder ng religious organization. Ngayon, mga kapuntos, kung ang katunggali nyo, hanap ng letra for the error, meron bang mababasa? Sinabi ni Kristo, ako ang Diyos at dapat mo akong sambahin. O meron bang ganun letra for letra? Ibig sabihin ba, wala kang mababasa, huwag mong kilalanin Diyos si Kristo at huwag mong sambahin? Kasi wala kang mababasa, nagsabi si Kristo, ako ang Diyos at ako'y iyong sambahin. Pagliligaw yung naghahanap ng letra for letra eh. Ibig sabihin, naubusan na siya ng argumento. Kaya hanap na hanap ng verbatim, letra po letra. Nakikita natin na ang katugali ko, hindi siya marunong mag-deduction, connecting the dot. Yan ang nakita ko sa katunggali ko ngayon. Kaya nga sabi ni Soriano eh, huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra for letra ang mababasa mo. Halimbawa, meron ka bang mababasa na si Manalo Bulaang Propeta? Wala. Pero ang sinasabi, lilita ko mga Bulaang Propeta kasama si Manalo ron. Yun sinabi ni Eli Soriano. Kaya huwag kang letra for letra. Wala kang makukuha na tama kung puro ka na lang letra for letra. No. Ang katotohanan mailalabas sana pero pinipigilan mo dahil hinahanapan mo letra for letra. Ibig lalabas ang katotohanan si Pedro may asawa, pipigilan mo kasi walang letra for letra. Hindi ko tinatanong kung meron siyang dienan. Ganon. Ganon ka mag-isip. No? Pero mga kapuntos, sa mga nanonood ngayon sa punto por punto, the Baptist Convention, kung mag-aaral tayo ng Biblia, hindi mo makikita ang buong katotohanan kung lagi ka na lang letra for letra. Wala kang mababasa sa Biblia, sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, sambahin mo ako. Wala. Oh, wala kang mababasa ng ganun. Wala kang mababasa ng sinabi ni Adan, ang asawa ko'y si Eva. Wala. Wala kang mababasa sa Biblia na sinabi ni Moises, kapatid ko, si Aaron at saka si Miriam. Wala. Sabihin ba, lahat na yun, reject na lahat yun kasi wala kang mabasa letra po letra. Ganyan. Ano pa? Yung sektang kinaaniban niya, gaya ng sinabi ko, walang historical record. Biblia lang yung ginagamit niya. Bakit? Meron ka bang Bible scholar may pakita na ang tinutukoy ng talatang yan ay ang sektang kinaaniban mo? Eh kung ganun, bakit kayo nakarehistro? Oh. Yan, bigyang liwanag mo yan. Sana bigyang liwanag mo. Eh kung kayo pala yung nasa Biblia, ba't kayo nakarehistro? Sino nagparehistro? Ano ba ang requirements pagpaparehistro ng iglesia? Pipirma ang church founder. Time. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng negative Brother Jando ng Catholic. At syempre, 5 minutes ito. Final conclusion din ng ating affirmative Brother Cyrus ng Judaism, your time start na, bro. Kapayapaan po muli ang sumainyo. Ipagpomanin po ninyo kung minasaktan ako sa inyo. Ito'y talakayan lamang at wala po itong personalan. Okay, kung bakit po letra por letra na aking hinahanap dahil ito ay doktrina. Ang aming pong paniniwala, hindi po logic. No? Kailangan na babasa. Kung hindi doktrina pag-uusapan natin, wala problema kahit hindi babasa. Pero kung doktrina pag-uusapan, kailangan mababasa. Sinasabi niya pala na ang kanyang doktrina, wala letra por letra. At sinasabi niya rin, logic lang pala ang kanyang paniniwala. Nakikita po ninyo yan, ano? Logic lang pala. Kasi hindi ba ikita letra por letra? No?
Sa Hebrews chapter 4 po, no, si Pedro kasi tinatawag nilang high priest o bishop, tinatawag na bishop o obispo. Pinakapunong saserdote, no? Tinatanggi niya yan. Pero yung mga nilalatag niya na mga obispo, ay mga high priest yon. Hindi na po kailangan ng high priest ngayon. Ayon sa Hebrews chapter 4, verse 15, 16, 14 ng Hebrews, ang Messiah na po ang high priest. Hindi na yan pwede palitan. Kaya inalis yung high priest o yung pagka priest ng mga Levite doon dahil natupad yung katuparan ng mga propesiya. No? Yan po ay natupad. Hindi na kailangan yung mga high priest. Meron tayo ngayon elders, minister, pero yung sinasabi po niya na high priest, si Pedro kasi high priest po yan sa Catholic eh. Ipagpaumanhin po ninyo ha. Okay. Yung Judaism daw, hindi daw yan ang Judaism po, yan ay one of the oldest religion. Totoo po yan. No? At yung sinasabi kong sect of Nazarene po, ito po yung mababasa natin sa Wikipedia. Kasi gusto niya Wikipedia. Meron tayo sa Wikipedia, Nazarene. Search po ninyo, Nazarene sect. No? Makikita po dyan, ito po yung Jewish sect, Judaism, first century sect. Existido po yan. Si Pablo nga mismo, ringleader ng sect of Nazarene. Letra por letra, nababasa. Hindi po yan logic. Hinda po ninyo, no? Isa pa po ebidensya. Book of Panarion. Sinong author? Si Epiphanius po, na isang church father. Hindi po namin niya kaano-ano. Wala po kami connection dyan. Pero pinapakita niya na existido pala yung sect of Nazarene during 3rd century. Yan po. Yan ang ebidensya. Hindi niya kasi nabasa. Hindi niya kasi alam. No? Ipagpaumanin mo Bro Janto, pero meron po ako ebidensya. Hindi po sinasabi niyo na laway lang. No? At sinasabi rito, ang utos ni Kristo, nasambahin ng Ama, sinasabi niya, wala kong sinabi si Kristo, nasambahin niyo ako. Kasi ang utos ni Kristo, anong utos ni Kristo? Letra po letra, sambahin ng Ama. Anong sabi ng Diyos? Wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. Letra po letra. Wala siya sinabi, nasambahin niyo ako kasi hindi niya pinapasambay yung sarili niya. Ang Ama ang utos niya, letra last po letra na babasa. No, siya yung pinaka nagsasabi. Si Kristo na nagsasabi, sasabihin ng ating kapatid Juro Jando. Pero sumamba sa Mesaya, pero hindi niya inutos na sambahin siya. Ang sarapan niya, inutos niya, sambahin ng Ama. Letra po letra, hindi logic. No? Hindi yan tinatawag na kailangan mababasa kasi kailangan po letra por letra at kailangan hindi lang logic. Ito po yung doktrina. No? Ipagpaumanin po ninyo. No? So, ipinapakita po yung sect of Nazarene. Ito po ay isang sekta na nagmula po sa Judaism. Kaya na mas makita natin. Si Pablo ay siyang ringleader ng sect of Nazarene. At ito pong mga hintil na ito, kasama ng mga Hudyo, there's no distinction between them. There's no distinction between them. At itong branch na ito, itong sekta na ito ay ihugpong. Kaya nga merong grafted in. No? Kaya kailangan ihugpong kasi merong huhugpungan, which is yung Judaism. At yung branch na ito, yung sekta o branch ay sect of Nazarene. Yan po yung pinapakita po natin dito sa ating nilalatag. Na ang Christianity pala, o yung sect of Nazarene, ito ay sekta sa Biblia. At kailan ito naging religion? Sila rin nag-pronounce ng religion na itong Roman Empire din. Na sila nag-pronounce na ito ay religion. Kaya nga nagko-kontra-kontra yung kanyang pahayag kanina eh. Hindi niya alam kung talaga bang Pero pagbabasahin niyo po, wala talaga tina yung religion during first century ang Messiah. Because ang church ang natayo po doon. No, salamat po at magandang araw po sa inyo. Kapayapaan po ang sumainyo. Okay, at dyan natatapos ang ating debate between Cyrus ng Judaism versus Jando ng Catholic.